ay hindi ko na talaga gusto. Parang nag-dislike na ako ba? Ngayon lang talaga parang iba yung feeling ko. Hi everyone. Welcome back to our channel. Today is this week is already my 12 weeks. Until now ngayon, biglang karap ako ng tulan, kalitra man siya eh. Until this 12 weeks, grabe pa rin yung susuka. Previously, parang ano lang, feeling magsuka. Pero ano lang yung lumalabas ba, yung mga saliva or laway. But there are times din talaga na gusto kang magsuka. Pero yung lalabas lang naman, yung parang laway lang siya ba, which is lisod pod. Kaya ano man, pag mag-attempt ka og vomit or magsuka, iba din yung feeling, di ba? This is the reason why I really don't like na magsuka kay. Alam mo yung parang naglalaban yung mga sa esophagus. So, mahirap siya. So, sometimes, ginatry na ako na di gid ko maano mag-vomit. But there are times talaga na kailangan, parang grabe. I notice this few days ago, like medyo sensitive ako sa mga amoy, lalo na mga garlic. Pag nagluluto ako, especially sa pansit, kasi yung pansit namin, usual na talaga yan, kasi favorite ni Damarian. Pero iba yung pansit, kasi yung ginagamit namin na canton is different, yung dito lang ba. So nabibilan dito sa ano, Croatian na store, hindi sa Asian, kasi malayo yung Asian store dito. So, yun, parang hindi ko ma-feel na same sa Pilipino yung pansit na kinakain. So, that's one of the usual na kinakain namin na pansit and fried rice. But, yung mga usual talaga na kinakain namin before, ay hindi ko na talaga gusto. Parang nag-dislike na ako ba? Na kaunon. I don't know. So, yan yung na-observe ko. And then, but during the time na magluto ko, okay lang naman. But eventually, ang akong napansin, pag nagluto ko, ang amoy ba, no? Grabe yung amoy, parang sensitive. So, parang nasusuka ako sa ano, sa amoy. Parang nasuffocate ako sa amoy ng bawang pag nagisa or lalo na pag naghiwa. So, mahirap din siya kasi grabe yung maglaway na pagka ba. Tapos, ang hirap kaya pag nagsusuka ka, parang yung ano mo, hininga mo, nag-abot. Parang, hindi ka makahinga. Ang hirap. So, this 12 weeks, this week ay, until now, nandun pa rin yung morning sickness na tinatawag, no? So, mahirap. And I feel parang nag-worse siya. Or hindi ko alam. Or nag-worse ba or same lang. Kasi anytime siyang mafe-feel. Minsan pag nag-inom ako ng tubig, sobra. Parang yun yung nafe-feel ko. Pag nalipasan ako ng gutom. Minsan din pag kumakain ako ng sobra. Anytime talaga, guys, like, it's either morning, afternoon, or evening. So, nakakaano din talaga, nakaka-stress. Nakaka-apekto talaga sa pang-araw-araw ko. Hindi ako makagawa masyado. Kung ano yung mga usual na household chores na ginagawa ko. Especially sa computer. Parang
Nawalan ako ng gana mag-computer, parang natamad ako. Ang daming changes talaga na new sa akin. And this 12 weeks, especially today, nung pagising ko, nafe-feel ko yung ano, nafe-feel ko yung medyo may kaiba or very rare lang talaga na nafe-feel ko. Kaiba yung pump ng heart ko. Yung tinatawag na palpitations, di ba yung mabilis yung heartbeat. Pero, iba naman, parang pounding ba? Parang pounding or parang nag-pump siya ng ano talaga, parang hard yung pagka-pump ng heart. Mafe-feel mo talaga yung nag-pump yung heart. Diba? Sabi ko, parang shocking sa akin kasi, ano kaya to? Bakit kaya? Grabe yung ano. Kasi yung palpitations, ano yan, mabilis, diba, yung heartbeat. Yung na-feel ko iba eh. Parang, mafe-feel ko talaga yung pag-pump ng heart. Na, grabe. So, hindi ko alam kung isa ba ito sa, I mean, hindi ko alam kung normal ba ito sa buntis. Nagtataka lang ako kasi this is new din talaga sa akin na na-experience ko, especially today. Hindi ko alam kung anong reasons. Maaring sa stress kasi kagabi, umiyak ako, nag-emote. Or, meron din kasi akong tinitake na aspirin. Pinescribe ng, o bigay ni temporarily lang naman for 1 month. So far, okay naman daw yung aking blood pressure. Pero since may history ako na high blood pressure, ay nag-prescribe siya ng aspirin for 1 month daw. For the, ano lang daw, protection sa placenta sa baby, no? Kasi siguro this time, like 12 weeks, or ito sa, ano ko, first trimester ko, siguro the baby is, ano pa ba, dinevelop pa, growing pa siya. So siguro parang sinabi niya na to protect the placenta daw. So this is just a temporary lang naman daw yung aspirin, which is new for me kasi ang alam ko yung aspirin, di ba, parang may ano sa heart, or I don't know, basta parang ganun. So new sa akin. So, nagtaka din si Demir bakit ako ganun. But anyway, nag-search din ako sa Google na normal din daw kasi yan na pinit-prescribe ng buntis. To prevent daw na pre-eclampsia ba yan? Or ano yung mga pwedeng ma-prevent daw while ang baby nag-grow siya. Developing time pa kasi yung first trimester. And nasa first trimester pa ako. Like 12 weeks. So, yun yung ano ko tinitake na aspirin. Temporarily. I think mga days pa lang ako nag-take. So, yan yung iniisip ko. Baka yun yung reason, no? Yung reason sa heart rate or ano. Kasi nung nagbili kami ng aspirin na yan sa pharmacy, tinanong talaga kami sa ano, sa pharmacist kung may problema ba ako sa heart. And then sinabi ni Damer na wala naman, and then buntis. So medyo natagalan kami kasi kailangan nila ng interview talaga. And inexplain naman doon din kasi buntis eh. Kasi yung matanda na pharmacist, nang ano siya, bakit ano, kasi buntis. Pero yung young na pharmacist, inexplain naman na as long as na temporary lang naman, aspirin daw, pwede naman daw sa buntis. Safe naman siya. At yan din naman yung inexplain sa aking obigay ni for ano lang, protection, especially na ako history sa high blood pressure, kahit na normal yung high blood pressure ko recently. So yun inexplain ng ano, ng young pharmacist, na okay lang naman. At saka 100 milligram lang naman yung ano niya, pinit-prescribe for 4 weeks. So, that's 1 month. So, yun. Yun yung iniisip ko. Yun yung parang binilame ko ba na baka yun yung reason, no? Pero, during that time na nag
take ako ng aspirin. Pag start, wala naman. Today lang talaga.